Good morning mga kamoton! For today, we will be unboxing itong pinaka-iintayin natin na SJ8 Pro at after siguro 4 months, no? Kasi actually dapat March to dumating, kaya lang hindi siya dumating dahil nga gawa nga ng pandemic. Well anyway, thank you so much sa nag-sponsor nitong aking camera at dagdag na naman to sa aking gadgets para dito sa aking mga gagawing vlog. At ano pang hinihintay nyo kamoto, buksan na natin. Okay, so ito na pinaka-iitay ng lahat. Ayan, nakalagay siya sa eco bag. At ang laman ng eco bag natin ay syempre, itong SJ8 Pro. Okay, so nanonood ako ng mga reviews nito and so far, maganda naman siya. Syempre, hindi pwedeng hindi maganda, 'di ba? Babalik ko to dun sa nagbigay. Joke lang. So ayan, SJ8 Pro itself. Meron siyang mga freebies like itong stick pad, pero nakalagay dito SJ6 guys and SJ Star. So siguro pwede naman siya dito sa may SJ Pro. Next is 2 extra batteries. So ibig sabihin, meron pang battery si SJ8 Pro, tapos meron siyang dalawang freebies na SJ8 batteries. Siyempre, charger, dual hub. Wow, yun. Samsung na 32GB. Ayan, at meron din siyang floater kasama. So ako, hindi naman ako mahilig lumangilang, uy. But anyway, we'll use it soon. Ito ang bag. Okay, so buksan muna natin isa-isa. Napakasimple lang. Parang bag nung DJI Osmo ko. Pero a bit smaller, syempre. Kasi action camera naman yung laman niya. Buksan natin. Okay. So sa loob, merong foam na gaya ng action cam. Tatanggalin muna natin itong mga to. Okay. Ito naman, ang ganda ng box. Ito yung laman nung package. Yan, camera, case, mounting for motorcycle. Pwede rin sa bike. Ayan. At camera. So, ayan, camera. Nakalagay na siya sa case. And then, itong laman ito. So, mga helmet mount with Type-C charger cable. Type-C cable. Kasi hindi na to yung katulad ng mga USB type eh. Type-C na siya eh. Sa pagkakaalam ko talaga. Model yan. At tapos, ito namang sa baba. Extra casing. So, dito, pwede mo siyang gamitin na pang touchscreen. Since manipis to, pero yung stock dito, matigas to. So ito para ma-touchscreen mo siya underwater, pwede mong gamitin to. Mas manipis. 3A, mounting pa din. Puro mounting na most of the accessories included dito. Ayan. Ito, isa pa to. Panlinis na. Pwede rin panlinis na sa lamin. Manual. Of course, manual. Pero hindi ko na binabasa yan. Diretso na ako eh. So, ito warranty card yata. Meron pa ditong, yun, lens cover. Napaka-importante nito, lalo na kung ilalabas niyo yung camera dun sa pinaka-housing niya. At syempre, ang SJ Cam sticker. Start. Tanggalin muna natin siya sa case. Tapos, hindi ko sure kung meron tong charge. So, scratch proof. Medyo magaspang, pagka-math, back screen, front screen, and then let's start open. So, dalawa lang yung, speaker siguro to. Tapos, ang microphone niya ay, ito ang microphone niya, front. At, dito rin sa side. Tapos, like what I mentioned earlier, Type-C charger. So, ibig sabihin, hindi na siya yung USB type na charger. So, ito, oblong. Ito ba? Hindi, ito. So, mga LED lights niya. Yan, front screen. It's working. Oh, full charge siya. Ayos to ah. Generation siguro to dun. And then, ito siya.
Wi-Fi, pwede siya sa Wi-Fi pag mag-transfer ka ng data. So yun, so far Kamoto, yun yung laman. And we'll see soon kung i-review ko to or gagamitin ko na, kasi halos lahat naman pare-parehas eh. Pero meron tong eto 4K resolution, back 30 fps. So yan, naka 4K resolution na. Pero Kamoto, hindi nyo naman magagamit yung 4K resolution talaga. Kasi kung manonood lang kayo sa mga mobile phone, yung 1080p nga lang pag sa Facebook na nag-upload ako ng mga videos ko, HD na yon. So depende rin yon kung gaano kabilis yung internet connection nyo. So, may mga plastic-plastic pa yan. Tapos ito yung lens cover. So napaka-sensitive nitong area na to. So dapat hindi siya magasgasan, kasi hindi nyo na mapapalitan yan, di ba? Kaya ingatan nyo lagi yung lens ng camera nyo. Okay lang magasgasan yung sa labas, pero yung pinaka-lens, hindi. Syempre, siya, yan yung buhay nung pinaka-camera nyo. Lagyan na natin siya sa bag. Yan. Unboxing lang naman eh, syempre. Hindi naman natin, hindi naman sinabi i-review ko, no? Tsaka hindi ako expert sa mga sobrang ano, gagaling mag-review. Ang dami mga vlogger dyan gagaling mag-review eh. So medyo malapad siya compared dun sa mga previews na SG camera. Tapos lagyan na natin yung battery niya. Medyo pansin ko lang Kamoto, hindi sakto yung fitting nung battery. Siguro ito yung mga previews na SG camera. Well, anyway, thank you pa din kasi syempre malaking bagay pa rin yung may casing. Pwede naman sigurong i-adjust to. No, pilit na lang natin. No idea kung gano'ng katagal yung battery nito. Pero syempre Kamoto, depende pa rin yan kung gano'ng kataas yung FPS mo at saka kung gano'ng mo siya katagal gagamitin. Ano ba, pang picture ba? Syempre, pero pag mga ibang application ng o features ng camera, syempre malakas-lakas din yun. So yung selfie stick o monopod ang so meron siyang ito, siguro bluetooth to. Yes, bluetooth nga or wifi. Tapos lagyan natin siya dito sa may nano stick. Yan, so lagyan mo lang dito yung camera. So syempre importante din yung memory card, at meron pa siyang hindi ko lang kung anong tawag dito, kung panlinis ba siya or ano. At ito, napaka-importante nito Kamoto. Sa lahat ng mga magiging gadgets nyo pala, no? Lagi kayong maglalagay ng tinatawag natin na silica gel. Kasi si silica gel, actually Kamoto, ang mapapansin nyo ito pag bibili kayo ng mga bagong sapatos, bag, nandun siya mismo sa loob. So, ito, ang purpose nito is to absorb yung mga moisture para mapanatili natin na laging bago yung mga items natin. Ayan. At saka syempre, lalo na kung electronics yan, dapat lagi tayong mayroong ganito. Kahit isa lang, tapos ilagay nyo lang sa loob. So kung hindi nyo gagamitin ng matagal, may i-stock siya, at least hindi siya magmo-moist, hindi masisira yung mga electrical components. Yon. At nakalimutan ko to. Tanggalin na muna natin itong charger hub. Alright. So, meron din siyang kasamang Type-C. So, puro Type-C na talaga siya. At yung charger hub, may option ka. Either Type-C o yung ordinary na USB, yung mga previous na Android, yun, pwede dito. So, dito ka na lang mag-charge instead na i-charge mo yung pinaka-SG camera mo. So, lagyan na natin siya dito. So, puro ano na, no? Charger na, no? And, ito, lagyan mo lang sa bag mo. Bulsa mo na lang, sagi mo na yung other accessories na alam mo na magiging useful doon sa mga pupuntahan mo na kakailangan mo yung SG8 camera mo. Napakalaking bagay ng magkaroon ka ng kahit anong action camera, mapa-China, mapa-branded, or kung ano pa man. Lalo na kapag ka nag-ride tayo, kasi ito lang yung tanging magiging panlaban natin na ebidensya
doon sa mga hindi natin inaasahang aksidente, 'di ba? Napakalaking bagay niyan. Iba pa din yung meron tayo prueba. At malaking tulong 'yan sa panahon ngayon. So yun lang, Jello for the Go page. Maraming salamat, Kamoto. At hanggang sa susunod ulit na unboxing natin.